Ako, nasabi ko na, ventilation, kasi bibigyan kayo talaga ng proteksyon ng tamang ventilasyon bukas ang bintana, lalo na kung may mga ibang kasama. Sa mga opisina, siguraduhin na hindi kayo nakakulob at hindi kayo nagsasama-samang kumain. Lalo na kung hindi naman kayo magkakasama ng bahay na uuwihan. Meron kasi magkaka-opisina na magkakasama naman talaga ng bahay uuwihan dahil sa staff housing. Pero kung may ibang bahay, hindi na kayo parang yung bubble na katulad niyan. So huwag natin tatanggalin ang ating mask kapag may kasamang ibang tao. At kung kakain, kakain ka na parang naagawan ka ng kasama mo. Yung bang nandun ka sa sulok, mag-isa ka lang, kumakain kang tahimik at mabilis. Pagkatapos, balik na agad kung saan ka man ang nakamask. So yun ang pinaka-importanting pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Yung mga nakapagpabakuna na, hikayati natin. Yung mga hindi pa nababakunahan, ipakita natin na sa inyo na nabakunahan, sa amin na nabakunahan, hindi kami at hindi kayo nagkaroon ng kahit anong side effect. Kung yun lang, parang na-achieve ko na kung ano man ang ating gustong ma-achieve sa pagbibigay ng konting kaalaman namin sa ating mga kababayan. Ang Okta nga pala kasi ay pag nag-uusap kami, meron kaming kasama na limang infectious disease experts katulad ni Dr. Benjamin ko na isang pediatric infectious disease expert, si Dr. Felizarta Franco na nasa Amerika, nandun siya sa Bakersfield Hospital sa California, infectious disease, Dr. Brian Lim ng Cebu, at si Dr. Berba, ang Hospital Infection Control Unit na head ng Philippine General Hospital. So yung apat na yan ang mga kasama namin na infectious disease. Pati epidemiologist, ano, si Dr. Troy Hepte, tsaka si Dr. Berba, parehong clinical epidemiologist. So yung mga discussion namin, kung minsan matatawa kayo dahil kung nababasa nyo, kasi talagang nagtatanungan kami, ano ba yung latest? O teka, may lumabas na ganito. Bakit ganon? Kasi maaaring yung alam namin kahapon, magbabago mamaya-maya lang dahil sa bilis ng mga pangyayari at mga discoveries tungkol sa hindi natin alam dito sa COVID. Pati nga pagdating ng mga variants, so yung mga miski na, yung mga epidemiologists at mga infectious disease experts na kasama namin sa Okta Research, minsan nagpapadala ng pinaka-latest at lahat kami magugulat, aba, may bago ng information about that. So manatili tayong, pero ano yung hindi nagbago? Hindi nagbago na yung virus ay nasa hangin, hindi nagbago na makakatulong ang mask, hindi rin nagbago na yung pagbabakuna ay effective. At dahil yung tatlo na yan ay hindi nagbabago, ako ay maglalakas loob na sabihin na sundin natin lahat yan. Huwag natin hayaan na dahil may mga bagong impormasyon, nadidiskaril yung ating diskarte. No? Maaring ngayon may lockdown, ang objective, huwag magkaroon ng hawahan sa pamamagitan ng pagpigil ng mobility. Napatunayan na yan noong March, napatunayan na yan noong August last year. At kapag ka nagawa natin na mas mababa, hindi lang yung may COVID na tulungan natin eh. Kasi pag puno ang hospital, pati yung mga inatake sa puso, pati yung mga may diabetes, pati yung may thyroid, pati yung mga may lupus, pati yung mga may rheumatoid arthritis, hindi yan makapunta sa hospital kasi puno yung hospital at hindi lang yon, may takot. So ayaw natin na puno ang hospital dahil mayroon pang ibang mga pasyente na may ibang sakit na nangangailangan din ng healthcare. Mm-hmm. At hanggat hindi natin ma-separate ang isang hospital bilang isang COVID standalone hospital, maghahalo at maghahalo ang mga pasyente. At ito ay makaka-apekto sa desisyon ng mga pasyenteng may sakit na malupa upang magpatingin. Kaya ngayon nakikita namin yung mga may sakit sa bato, pag dumating, dialysis na. Yung mga may cancer, hindi na maoperahan. At yung mga mayroong simpleng goiter lang sana noon, may epekto na sa puso, hindi na makatayo. Yung mga may lupus, kailangan mo nang bigyan ng high dose ng mga steroids at kung ano-ano pang gamot na mas mahal.